In this video, update lang tayo sa mga nangyayari sa market. Fed, hindi muna magtataas ng interest rate ngayong buwan. Pero crypto, bumagsak na naman ang price. Alamin natin yung dahilan at silipin din natin yung price action ni BTC. Let's also check yung Hinman document, ano yung possible maging epekto nito sa crypto market at sa enforcement na ipinapatupad ng SEC. AWS nagdown temporarily noong nakaraan although hindi naman masyadong naapektuhan si Ethereum pero may concern na nakikita ang mga expert dito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung news about sa Federal Reserve. Fed leaves policy on hold, ending long string of rate hikes. So hindi muna magtataas ng interest rate ang Fed at mananatili ito sa level 5.0 to 5.25% sabi kahapon. At yung ginawa ng Fed, anticipated na yan ng mga market participants. So wala na yung gulat factor doon. At kahit ganon, this is supposed to be bullish sa market. Kasi magpo-pause na nga ng rates. Hindi yun ang nangyari sa crypto kasi bumagsak si BTC below 25,000 for some reason. Sabi kasi ng Fed, expected pa din na magtataas sila ng rates ngayong taon. So hindi sila magkakat ng rates and it's bearish. Kasi medyo mataas pa din yung inflation sa Amerika at ang target nga ng Fed ay mapabalik ito sa 2%. So ang mangyayari, magpo-pause ngayong June and then sa July pwedeng magtaas sila ng interest rate for 25 BPS. So temporary lang yung pagpo-pause. At yung possibility na magtaas pa din ng interest rate in the following months is expected. So hindi maganda yon para sa mga risk asset. Isa ding rason kung bakit bumagsak ang price ng crypto. Although in a technical perspective, bearish naman talaga yung galaw ni BTC at naka-experience din ng sharp decline yung equities in index, hindi lang crypto. Now i-check natin yung galaw ni BTC sa daily time frame. Nasa uptrend channel pa din naman tayo pero this outlook of BTC is bearish kahit sa lower time frame. This is bearish. Naglalaro yung price ngayon sa previous resistance level ni BTC ang 25,000 which supposed to be a support and it should be defended. Kasi kung hindi, yung formation na to, ito yung formation na bumabasag ng support at pwede siyang mag-bounce sa 23,000 or 21,000. Dominated kasi talaga ng sellers at meron akong nakitang rumors sa Twitter, may ipinakitang proof na yung Binance daw binebenta nila yung Bitcoin sa spot market para i-depend si BNB from $220 liquidation level. So ang sinasabi, meron atang leverage position si BNB sa ibang platform na kapag bumagsak ito below $220, maliliquidate. At magdudulot yun ng massive sell-off for BNB. It is just a rumor at in-address naman yan ni CZ Binance na this is just another FUD. So what do you think? Now let's talk about the Hinman documents. Ito yung usap-usapan ngayon sa crypto at may malaki daw itong impact sa current regulation ngayon na pinapairal ng SEC sa cryptocurrency. Matagal na itong hinihintay na ma-release sa public at merong mga valuable insights na makukuha dito galing sa significant speech ni Bill Hinman noong 2018. Siya ang former director of the United States and Securities and Exchange Commission, SEC. Sa 2018 speech ni Hinman, isinare niya yung kanyang opinion about Ethereum at sinabi niya doon na si Ether should not be categorized as a security. Ang Hinman document kasi nagko-consist ito ng mga internal communications within the SEC na nagpo-provide ng comprehensive view of the agency's discussion and consideration. At sinabi naman ni Deaton, a crypto lawyer and founder of Crypto Law, na ang Hinman documents daw hina-highlight dito yung conflict of interest and impropriety by William Hinman at yung former SEC chairman na si Jay Clayton. Makaka-impluwensya daw ang documents na ito sa public opinion at pati na rin sa legislative discussion in Congress kasi concerned din sila sa ginagawa ng regulators at kung paano nila ini-interpret yung existing laws. Ine-expect ni Deaton na makakatulong ito sa kaso ng Ripple, Coinbase at iba pang mga crypto firm na tinarget ng SEC. Now sa kaso daw ng Ripple, papatibayin daw nito yung argumento ng Ripple about the speech na dinelivered ni Hinman ay nagdulot ng market confusion and hindered market participant na kung ano ang ipinagbabawal sa existing regulations. At hinighlight din sa documents na makakatulong ito sa position ng Ethereum and ERC-20 tokens na mabawasan yung likelihood na maklasified ito na security. The Hinman document is good for Ethereum. At naniniwala si Deaton na kailangan mag-intervene dito ng Congress
at mag-provide ng clarity in governing digital assets. At sinasabi din niya na SEC may not be the appropriate agency to oversee the crypto industry dahil na rin sa mga conflicts of interest and impropriety highlighted by the documents. At sabi dito sa news, kailangan daw magkaroon ng Inspector General investigation kung bakit pinilit ni William Hinman na mag-speech kahit na pinagbawalan siya ng Office of General Counsel at sinabi na hindi security si Ethereum. Ganon din yung request ng Ripple Chief Legal Officer na kailangan magkaroon ng investigation para maunawaan yung what or who influenced Hinman sa speech niya na nagresulta sa conflicts. At kung bakit ipinromote pa ito ng SEC kahit alam nila na magre-resulta lang ito ng more confusion. Other news natin is AWS naka-experience daw ng outage in the US pero yung Ethereum hindi daw masyadong naapektuhan. Kasi kahit sabihin na decentralized itong si Ethereum, naka-rely pa din siya sa centralized third party like AWS. So yung nangyaring temporary outage ay noong June 13, nagtagal lang ito ng 3 hours. Bakit importante ito? Kasi makikita natin dito yung problema sa isang decentralized platform na nakaasa pa din sa centralized server. Na alam naman ang lahat ng crypto project. Kaya nga may mga lumalabas na mga decentralized cloud services to address this issue. Pero hindi pa sila ganun ka-mature para gamitin ang mga malalaking project na sa crypto. According to Ethernodes, nasa 64.5% of the Ethereum network is reliant on Amazon hosting providers at maliit na fraction lang yung naapektuhan due to regional nature of the outage. So ito yung concern. Kasi kung malaki-laking outage yung nangyari, hindi gagana yung Ethereum network. Pati na rin yung mga layer 2, walang transaction na mangyayari sa network, which is a big problem. Sabi ko nga, meron ng mga project na gustong i-resolve ito. Mga decentralized cloud computing project, hindi pa sila napapansin ngayon, pero marami ng ganitong project. Sa ngayon, ang pinaka-trusted na cloud service provider is yung AWS nga, Microsoft Azure, or Google Cloud, mga giant tech companies. And in the future, probably may magiging popular din na decentralized version ito. At yun lang muna ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.